Yan, welcome back po ulit dito sa aking channel. Content po sa araw na to, paglalagay ng metal faring, PVC moldings, tsaka yung PVC ceiling na. Tawag doon? Ang tawag doon? Spandrel. PVC spandrel. PVC spandrel pala ang tawag doon. Yung mga ginamit po naming mga metal faring dito is yung mga 0.5 na sukat. Yan. Tapos yung mga moldings na ginamit namin, yung mga may kornisa. Yan o, parang may wood design. Mas maganda. Di mo na kailangan lagyan pa ng kornisa kasi yung mismong moldings, may ano na siya kagad. Parang may kornisa na agad na nabibili dyan sa ano, sa Home Depot. Ayan. Tapos yung metal faring pag hininstall, dapat lalagyan talaga yan ng parang hanger yan para di pang suporta sa bigat ng mga ano yan, oh. Yan po siya. Tapos yung paglalagay din ng metal faring, dapat kuhanin muna yung level ng ano. Gagamit ka ng level hose para magpantay yung ano, yung sukat niya. Tapos anong mga anong distansya na yan, Bossing? Distansya ng mga metal paring mo? 40 centimeters. Distansya niya. Hindi naman pwedeng luwangan ng sobra, no? Baka ano naman, no? Malampit yung anong spandrel pag ano, sobrang ano. Pinaka-standard talaga, no? 40 lang, 40 centimeters standard. Yung distansya ng metal paring na kakapitan ng ano, ng PVC spandrel. Tapos yung gagamitin paglock ng ano noon, mga spandrel, gagamit ka ng rivets. Pwede bang ipako yun? Hindi. Rivets lang. Rivets lang. Black screw. Mga gagamitin. Black screw, grinder, pagtatapas ka ng ano, mga moldings na. Medyo maselan lang yung paglalagay ng ano, yung mga moldings na may kornisa kasi kailangan tawag doon? Yung kanto mesa siya para magandang tignan yun. Ay, wala pa. Yun yung dulo doon. Layo lang. At nakakanto mesa siya, no? Kasi yung moldings, kahit hindi na, yung puro moldings lang na walang kornisa, kahit hindi siya kanto mesa, di ba? Lagay na po ng PVC ang aming mason. Mason eh, no? Tapos maglalagay ng PVC eh, no? Matindi. Kanina metal parang yung nilalagay, tapos ngayon nasa PVC na siya. Yung pandre, ginawa nga. Kaya yung kilikili mo, nakalitaw. Yung spandrel. PVC spandrel. Kung mapapansin nyo pa, may mga suglungan.
Yun oh. Kasi yung sukat ng ano, sukat ng PVC spandrel is 3 meters, no? Ah, 3 meters. Tapos kung sayang naman kung hindi ilalagay yung mga pinagputulan, kaya ganyan ang ginawa niya. Lagi pa ang design pa oh. Kaysa yung putulin mo yung isang yung 3 meters, isa lang yung malalagay, no, pre? Oo, isa lang. Isa lang yung malalagay kung puputulin kasi alanganin yung isa, no? Kaya ginawa na ngayon yung suglungan, ginawa niyang suglungan na lang. Kaya maghihati sa gitna yung iba. Alternate siya, no? Alternate. Spell alternate nga, pre. Bukas na lang, may kasi matatagalan tayo. Kaya... Yan po ang all-around naming mason. Mason, karpintero, pintor. Yan ba talaga yung taong to? Jack of all trades, no? Master of none. Master of none. Master of none pala. Ayun o, ganda na. Master of none. Tapos yung pagitan ng mga kornisa, nilalagay natin para di halata yung ano, sublungan. Skim coat, pwede yun? Ay hindi, hindi pwede. Touch na lang, silicone. Ha? Silicone. Silicone. Thank you.